Belum makabaka. Time check muna tayo. Alas 9:05 na ng gabi. So, magna-night check ako ngayon. I-check natin yung mga nganak na baka, yung springer namin at saka yung colostrum. Titingnan natin kung may mga downer at saka yung mga nahihirapan na manganak. So pag may downer, ang ginagawa natin ay binigyan natin sila ng bag o gamot para makatayo o makarecover sila mula sa milk fever or grass stagger or ketosis. So in one bag, yun na yung parang ano niya, yung napaloob doon sa gamot na yun, kasama na yung grass stagger, ketosis at saka yung milk fever. So ngayon pupunta tayo sa paddocks, gabi na, madilim na. So dala tayo ng torch, bag. Ano pa bang kailangan natin? Yung bag kasi nasa loob na yung mga needle, yung mga kailangan. At saka pintura para malagyan natin ng palatandaan kung alin yung bakang downer para bukas. Kung gatasan natin sila, hindi natin sila masyado i-milk out para hindi sila stress. So ngayon, pakita ko sa inyo yung oras. Ito. Time check. Yan. Alas 9. Ano yun? City? 7. 9:07 PM. So, sobrang lamig ngayon sa labas. Nasa 7 degree. So kailangan natin ng panong labas na damit. Magbihis tayo. Tara. So nandito na tayo sa garahe, mga kabaka. Magbihis lang tayo ng pang suot natin pang labas kasi sobrang lamig. Nasa 7 degree ngayon. So, kailangan natin ng wet weather gear. Ginawa ko, mga kabaka, kasi sobrang lamig yung buta ko. Ang gagawin ko is may mga newspaper kami dito. Ayan. Paper kami dito. Lalagyan ko yung pangilalim ng buta kasi sobrang lamig yung buta ko para hindi malamigan yung paa ko. So ilagay ko to sa ilalim ng aking buta. Para hindi masyado malamig sa kamay. Yan. Panghuli, suot tayo ng wet weather gear. Kasi kahit hindi siya maulan, mas maigi na rin na magamit tayo dito. Kasi mas
yung init ng katawan, mas may sulit siya sa loob, so hindi ka lalamigin. So nakatulong din siya para hindi ka malamigan. Yan. Tapos limit. Gagawin natin ngayon mga kabaka, ikutan lang natin yung colostrum cow at saka yung stringer natin para makita natin yung kung may mga downer, tinatawag natin downer. So kailangan natin sila kaagad na bigyan ng bag at saka kung may nahihirapang manganak, tulungan natin mapanak. So ginagawa namin to pag ano, pag ganitong calving time, so season ng calving, gabi-gabi. So tara, so ngayon mga kabaka, nandito na tayo sa shed. So, ang unang gagawin natin, kuha tayo ng gloves. Suot tayo ng gloves para safety, hindi tayo makakuha ng mga bakterya mula sa paddocks. Kasi pag may downer, tinutusok natin sila ng karayom, magkaroon ng dugo yung kamay natin na galing sa baka. So, para iwas ma-contaminate tayo sa mga viruses o bakterya, kailangan natin magsuot ng gloves bago tayo mag-administer ng mga gamot. Ginagawa ko, dinudubli ko kasi manipis to. So ginagawa ko, dublihin ko siya kasi madali siyang mapunit. Kaya ginawa ko duble. Kasi di bale, issue naman, marami namang gloves. Marami namang gloves dito. Naka-issue naman. So ngayon, naka-gloves na tayo. Kunin natin yung torch. So, gamit natin to. At saka, ito yung tinatawag naming bag. Ito yung panggamot ng may mga milk fever. So accompanied na ni siya sa mga baka na may ketosis at saka grass stagger. So dalawang klase ito. Itong blue. May kulay blue din siya. Madali ang tama nito kasi itong blue. Kaya ang ginagamit kadalasan, lalo na pag yung baka na talagang down na o nakatiyaya na siya, hindi na siya nakaupo ito. Mabisa to. Pero pag nakaupo siya, medyo baguhan, bago pa lang siya nabagsak, ito, mas okay to siya. Mas maganda to ibigay. Hindi siya kagad yung, ibigay mo kagad yung malakas. Ito, mas malakas to kasi itong blue. Kaya magdala na rin tayo ng ganito. Tara, punta tayo sa paddocks, tapos ikuta natin, tignan natin lahat. So, dalawang paddocks ang pupuntahan natin. Yung una is ang colostrum. Unahin natin yung colostrum kasi yung colostrum yun na yung unang nanganak. So kadalasan nasa colostrum ang maraming downer kasi ginagatasan na yun, nanganak na yun. Tapos ngayon yung puntahan natin yung stringer, yung pangalawa. Kasi yung springer, yun yung mga nganak pa lang. So, minsan may nanganganak na doon, nagka-milk fever na or hindi pa nanganganak, may milk fever na. So, ngayon, ikutan din natin yun. Pero unahin natin yung colostrum. So, nandito na tayo sa colostrum mga kabaka. Kung makikita mo, yan yung mga baka, nakahiga sila.
ang gagawin natin ngayon, iikutan lang natin. Nasa colostrum mob tayo. So titingnan natin kung may mga downer. At sila nakatayo, mga kabaka. So it's a good sign na walang stress sa kanila. So ngayon pupuntahan na naman natin ang Springer Mob. Bago kami umuwi, marami nang nanganganak. Ito yung mga nganak ng mga baka. At tapos may ginamot ako kanina dito na downer. Nakatayo na. I-check natin kung talagang wala nang downer. Pasukin natin yan. Tingnan natin.
may hindi tatayo, tapos parang naghihingalo. Natin yung mga ano, yung nakaupo. Come on girl, get up. Get up. Pag hindi tatayo, tapos naghihingalo. Yan. Thank you.
kabaka, yung palagi kong binababa yung bag para ma-check natin na yung needle niya nasa naka-inline pa rin tayo sa vein niya, sa ugat. Kasi pag hindi tayo nakapasok sa ugat, so mag-pop eye siya. So ibig sabihin ng pop eye, magbubukol siya. Kasi yung tinitira nating bag ay pang intravene, intravenous siya. So pang kailangan nakapasok siya dun sa ugat mismo nung daluyan ng dugo. So yung pagbaba ko, para malaman ko na kung pasok pa rin tayo dun sa ugat niya, kasi papasok yung babalik yung dugo ang papasok nung sa ano, sa hose na yan. Pero kung itaas ko yan, dadalo yan papunta sa bin niya. So yan lang mga kabaka. Yan mga kabaka. So ito yung binigay natin kasi kakapanganak lang niya. Tapos nagpupumilit siyang tumayo, naubusan na siya ng lakas. Mas mabisa kasi to. Kasi mas matibay to. Mas malakas to ang tama niya. So para malamdaman natin na tumama o tumalab na yung gamot na binigay natin, mararamdaman mo yon kung pagbigay mo ay maramdaman mo nasa mga kalahati na, or before magkalahati, maramdaman mo na yung nag-chill siya. Tapos nagbabarf. So yan, tatayo na yan siya ngayon. Patayuin natin. Tapos mapansin mo rin, malamig yung tainga niya.
So may milk fever siya pa ganyan, malamig yung tenga. At tapos yung ilong niya, tuyo. Kung mapansin niyo yung ilong niya, yan no. Yan, tatayo na yan. Maya maya. Come on girl. Slow down. Pabayaan muna natin siya konti. Mga saglit, maya-maya balikan natin siya. Kasi medyo bagong panganak lang. Kung mapansin mo, malamig yung tainga nila. Malamig yung tainga niya at saka yung ilong niya tuyo. Ratless, malakas-lakas na siya. Hindi katulad kanina na ano. Ngalay siya, ngalay-ngalay pa yung paa niya. Ayan, nakatayo na siya. Umalis na. So, malakas talaga yung binigay natin na bag, yung local post, yung brown na klase, malakas yun. Eh, segundo, mga ano lang, mga 1 minute o to, o mga 1 minute after, nakatayo na siya. After natin nabigyan ng bag. Yun na, malakas na siya. So, ikutan muna at na natin yung iba. Kasi baka meron pa dito. Yan yun siya, oh. Naglakad na, oh. May lawit pa sa kwet niya. Kakapanganak lang. Malakas na siya. Here, just go back. Wala na tayo nakita na downer. Kung napapansin niyo mga kabaka, wala akong dalang bullpen, wala akong dalang notebook o logbook. Kasi sa amin dito, hindi kami nagre-record na kung sino yung nanay. Kasi sa dati kong farm, may dala-dala kaming tag ng guya, yung necklace tag. Tapos isusulat namin yung number ng necklace na nilagay namin sa guya, tapos yung number ng nanay niya. So para ma-identify namin yung nanay at saka yung guya. Pero dito sa farm namin ngayon, hindi na namin ginagamit yon kasi
may DNA kami. So nagkuha sila ng sample dito sa tainga. Kumukuha sila ng sample sa tainga para ma-identify yung kung sino yung nanay. So parang DNA type siya. So yun lang, para baka napansin nyo ba't hindi ni kinukuha yung number ng nanay at saka walang tag yung guya. So bukas ang gagawin namin, kulikta lang ng kulikta kami ng guya. Lalagay lang namin sa trailer, separate lang namin yung keepers at saka yung Bobby. Yung keepers yung i-keep namin, yung pang replacement. Tapos yung Bobby naman yung pang binta. So ngayon, pag kinabukasan, kulikta lang na kami ng kulikta ng guya. Pagkatapos tong mab na to, yung springer na to, yung lahat to, dalhin to sa shed. Tapos doon na tayo magda-dropping ng mga nanganganak. Isa-isahin natin sila, i-check sino yung mga nanay. Ilan yung guya? Para may basihan tayo ilan yung nanganak, bibilangin natin yung guya. Tapos minsan sobra yung guya, kulang yung nanay. Kasi kung mapansin mo, kahit na kasi double check, mas maganda kasi sa skid kasi ma-check mo talaga yung nanganganak. Kung hindi ka sigurado, pwede mo siya lukutin kung may laman pa ba o wala. So mas accurate yun, makikita talaga natin yung nanganganak. So ma-drop natin sila. Minsan nagsobra yung guya, tapos yung nanay kulang. So may tendency siya na twins. So kambal yung pinanganak nung nanay. So ganyan ang mangyayari kadalasan. Kadalasan yan. Hindi lang minsan, may kambal talaga. Kada season, may mga ganyan talaga na may kambal. So tara, tapos na natin yung mission natin sa gabi nito. Night check tayo. Ito yung tinatawag nating night check. Mga 9:30 up to 10:30. So 1 hour. It depends sa kung maraming mga downer, talagang ikaw lang mag-isa. Talagang hanggang alas 12 aabutin ka. Tapos pasok ka pa kinabukasan maaga. So mas maganda bago ka umuwi, i-check mo muna sa hapon. Pag umuwi ka ng hapon, i-check mo muna kung baka may mga downer. So magamot mo pa sa hapon yung iba, tapos yung iba naman ngayon ng hating gabi. So hindi ka mauubusan ng oras. So makauwi ka ng maaga. Tara! So mission accomplished tayo ngayong gabi. Sa awa ng Diyos, isa lang yung downer natin, hindi tayo na tagalan. So nakuha lang natin ng 40 minutes lahat sa pag-ikot. So hindi tayo umabot ng isang oras kasi isa lang yung downer. In 15 alas 10:15 na ng gabi. So that's alright. Thank you again. So bukas igising ako ng 4:30. So yung mga nanganganak doon, ang gagawin ko bukas, kuliktahin ko lang yun lahat, tapos ilalagay sa cub shed. Separate yung keepers, separate yung Bobby cubs. Yung Bobby cubs yun yung bibinta, yung mga Bobbies. So yung keepers yung pang replacement namin. So katulad ng sinabi ko, hindi na kami nagre-record sa nanay at saka sa guya dahil sa DNA yung sistema namin dito. Kinukuhanan lang sila ng sample yung guya kasi yung mga nanay may mga DNA na yon. So
madali na lang matrace yung sino, kung sino yung nanay nung breed na yun at anong breed, mas malaman kagad. So ngayon magbihis na tayo para matulog na, kasi bukas maaga pa. So ganyan lang mga kabaka ang sistema ng calving namin. So mas maigi ngayon, kung tutusin mas magaan ngayon kasi malamig nga siya, pero hindi naman maputik. Ang hirap talaga yung malakas ang ulan, malakas pa ang hangin, nasa paddocks ka, paglabas mo parang kung nasa loob ka ng bahay, tapos magna-night shift ka, parang mabigat talaga sa katawan, parang susuko ka, parang ayaw mo lumabas, lalo na pag malakas ang hangin. Iba yung hangin dito mga kabaka, kasi parang kung sa atin pa bagyo na, tapos magagamot ka ng mga downer. Kadalasan pa naman marami ding mga downer, lalo na pag nasa ano, putikan, ang hirap nun kasi kailangan ipaupo mo siya, patayo mo siya. So dahil maputik ang paddocks, madulas, so mahirap, medyo mahirap talaga pag maulan. Okay lang pag kahit malamig, mas kaya ko yung lamig i-handle, pero kaysa ulan, kasi ang ulan talaga mahirap pag sobrang maputik, tapos basang-basa ka pa, tapos gabi na. Kaya ngayon, maigi ngayon, kahit malamig, tuyo yung paddocks. So hanggang sa muli, good night.